Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Mula sa mga aklat ng kasaysayan, pinatingkad pang lalo ng pinilakang tabing ang banggang Antonio Luna, Emilio Aguinaldo. Ang gagawin natin sa kanya. Pero ang lalong gumulat sa marami ay ang pagkamatay ni Luna. Hindi sa kamay ng mga kaaway, kundi ng mga kapwa Pilipino. Ang sinisisi ng mga dyaryong Amerikano ayon sa pelikula, si Aguinaldo. Pero pinagtatalunan pa rin yan sa kasaysayan. Ang tanging ebidensya kasi, matagal lang hindi nakikita ng mga historian. Ang umano'y telegramang nagsasaad umano ng utos ni Aguinaldo kay Luna na pumunta sa Kabanatuan Nueva Ecija para bumuo ng bagong gabinete. Mahalaga yan dahil doon sa kabanatuan, hindi pulong ang naghihintay sa general, kundi kamatayan. Pero kamakailan, nadiskubre sa wakas ang telegrama. Nasa koleksyon pala ito ng manugang na babae ni General Luna. For the first time, nakikita natin dito kung ano yung laman ng telegram. There have been many rumors na may telegram talaga na pinadala, pero walang nakakaalam kung ano ang laman. Kahit 1899 pa ipinadala, nasa magandang kondisyon ang telegramang ipinadala ni Noy Pangulong Emilio Aguinaldo kay General Luna. Isang kapirasong papel na may nakasulat sa wikang Espanyol at may tapya sa itaas na kanang bahagi nito. Patunay na natanggap ni Luna ang mensahe. Sa ilalim nito, meron ding sulat kamay. Ang sagot ni Luna sa mensahe ng Pangulo. Oh, bakit si Felipe Buencamino hindi pa nakakulong? At marami na akong na-accuse sa kanya. Si Buencamino ang Noy Foreign Affairs Secretary ng Unang Republika na sinampalumano ni Luna sa harap ng ibang gabinete ni General Aguinaldo. Hindi direktang idinidi ng telegrama si Aguinaldo sa pagpatay, pero ebidensya itong totoong inutusan niya ang general na magtungo sa lugar kung saan siya tinambangan. Posible ring may nakaalam ng utos na ito sa general. And do you think na nakita po ito ni Buencamino? Well, let's just say that Don Felipe Buencamino was waiting in Kabanatuan for the general. Pero isa lang daw ito sa 4 hanggang 5 telegramang ipinadala ni Aguinaldo kay Luna. Indikasyon na gustong matiyak ni Aguinaldo na makukuha ni Luna ang mensahe. We only know na may 2 nag-survive. This is one of them. I don't know where the other telegram. Habang umaasa ang lahat na makikita rin ang nawawalang telegramang posibleng bumuo sa hatol ng kasaysayan, ang makasaysayang telegrama ipapasubasa sa Leon Gallery sa Makati, bagamat may mga nagsasabing hindi ito dapat ibenta at sa halip ay ibinibigay sa gobyerno. Paniwala ng ilan, mainam ding hawak ito ng mga private collector. Sa private hands, you can always rely on the fact na well taken care of yung mga documents. Temperature controlled, you see the very nice acid-free plastic sleeves versus a government.